na nga pong umaga ay muling umilingaw-ngaw ang mga putukan at pagsabog dito sa may barangay Santa Catalina. At kasunod dito ay ang pagsiklab ng sunog. Narito po report ni Julie Segovia. Sa ikasampung araw ng krisis sa Zamboanga City, muling sumiklab ang sunog sa barangay Santa Catalina. Hindi pa matiyak ng mga otoridad kung paano nagsimula ang sunog. Pero namata nito matapos makarinig ng mga pagsabog at sunod-sunod na palitan ng putok sa pagitan ng puwersa ng militar at Miswari faction ng MNLF. Samantala, ilang residente ng Lustre Street ang nagbabaka sakali na makabalik na muli sa kanilang komunidad matapos mapanood na napasok na ng media ang bukanan ng area. Nakiusap sila sa mga sundalo na sana'y mabisita ang kanilang bahay. Pero dahil hindi pa na-clear sa pampasabog o iba pang MNLF fighters ang lugar, hindi sila pinapasok. At dahil nga sa mahigpit na seguridad na ipinatutupad doon, isang lalaki ang isinama ng mga PNP scout dahil umano sa kahinahinalang kilos papasok ng barangay. Isa ring binatil yung 15 anyos na kaduda-duda raw ang kilos ang hinarang at isinama ng mga otoridad. Nadagdagan na naman ang batang namatay sa giyera. Pumanaw kanina ang 6 na taong gulang na babaeng na brain dead matapos tamaan ng ligaw na bala sa ulo habang naghahandang kumain noon sa evacuation center sa barangay Tetuan. May pumutok doon sa sa taas. Sabi nila dapat daw yung bata natumba tapos yung dugo marami na sirit dito talaga ang yung bala. Sa datos ng DSWD, mahigit 21,000 bata ang nasa evacuation center sa Baliwasan Grandstand pa lang. Maraming iba pa sa may 35 evacuation centers. Para alalayan sa posibleng nararanasang trauma, isinailalim sila sa play therapy at daycare session. Pinaglalaro, kinukwentuhan o pinaguguhit ng mga volunteer ang mga bata. Importante raw kasi na sila'y makausap, maaliw at maiparamdam sa kanilang ligtas sila. Mas masusing inaalalayan ng DSWD ang mga batang nabihag ng mga rebelde. Sa briefing naman ng Malacañang, kinumpirma ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na nasa Zamboanga pa rin si Pangulong Noynoy Aquino. Pero hindi dinetali ang kanyang eksaktong lokasyon. Dumating siya roon noong Biyernes para bisitahin ang libu-libong kababayan nating naiipit sa gulo. Julio Segovia, GMA News.